Pero gusto ko lang balikan yung sa Hoy Love You. Sa mga nanonood sa atin ngayon, all over the world, ano yung character na ginamparan nyo sa One at papaano ito magkakaroon ng transition dito sa Hoy Love You 2 na dapat nilang abangan at tutukan? Mm. Yam! Ayan. Go, Yam! Yun o. Ay, sayon yan. Wala pa, Pe. Wala pa. Nag-start pa lang sumagod. Pepe na ko. DJ, sa unang season 1, ako pala doon si Bart. Isang loading na personality yung loading. Parang buffering siya sa mga parang ganun. Eh sa season 2 DJ, si Bart ay convert into loading pa rin. Pero kala ko na upgrade na, kala ko parang in-install tapos na upgrade, parang ganun. Oo, upgrade na. Tapos eto na may nag syempre may ka love interest, tapos yung tatlong kolokoy magkakaaway-away dahil sa sa isang babae na yeah hindi ko naman gusto pero gusto or something ganun, basta sobrang iniwalak mo na Bart eh. Iniwalak mo na yung buong kwento. Sino si love interest? Yan na lang siguro dapat nilang abangan, DJ. Dahil chinika ni Bart lang. Buti nga nakapagpigil pa eh. Buti nga. Hindi, pumasok tayo pa eh. Kundi tayo pumasok na. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tapos sabihin, alam ko na mangyayari dyan. Mag-aagap. Alam ko na pananoorin. Huyang. So, ikaw si Bart at yun ang dapat nilang abangan. Papaano maipapanalo ni Bart itong si Love Interest versus dito kala TJ at kala Pepe? Yan. Ganon. Yes. TJ, ikaw. Yes. Nung first season, si ako nga pala si Drew, si Andres, no? Andres. So, Drew yung nickname ko dito. Pinasyana. Medyo, yes. Diba? Medyo addict ako sa social media at sa cellphone. So, lahat ng ganap, ina-upload ko yan sa season 1. So para po dun sa mga hindi pa nakakapanood ng season 1, kailangan i-check nyo yan kasi may mga maliliit na mga nangyari dyan. Ang kalokohan din kasi ni Drew kung bakit nagkaroon ng, sabihin na natin, away noong season 1. Sa family. Oo, sa family. Dahil mayroon ako mga hindi dapat na i- ano sa phone. Yung mga, alam nyo na yung mga ganong eme. So pwede nyo po abangan sa season 1. Tapos sa season 2 naman, ganun pa rin, addict pa rin siya sa phone. Pero ito na nga, yung binabanggit ni Yamyam, nag-love interest na sila. Oh. Kasi dati, sa season 1, pinakita mo na kung paano yung chemistry namin tatlo, kung paano kami together, kung gaano kami kasaya, gaano kami kakulit. Ngayon, syempre, pinaanghang ng konti yung kwento. Nagkaroon ng konting, yun nga, sabi ni Yamyam, love interest. Yan na. Gitan. So, kailangan nyo rin abangan kung sino yung magiging love interest namin dyan. Dahil, medyo mainit talaga. Ang may competition, di ba? May competition kung paano makukuha ang matamis na oo ni love interest. Papakabugba si Pepe, di ba? Kung merong Bart, merong Drew, ikaw naman, Pe. Yeah. Yun, ang character ko, pangalan Tommy or Tomas. Ako naman, ng season 1, laging galit. Tapos hindi ako boto kay Marge or kay Rox, yung ginampanan ni Roxanne, Ginoo. Nung season 2, of course, dahil kinasal na sila sa season 1. Ay, o nga pala, pinapalabas pa sa A2C. Nabuko ko na. Hindi naman. Ay! Oo. Gosh, hindi pa tayo sa lahat. Hindi naman. Kasi, hindi, okay lang. Alam mo kung bakit? Back-to-back naman kasing mapapanood sa mismong airing ng Hoy Love You 2. Itong Hoy Love You, the finale. Oh. Okay. Very good, very good. Galing DJ Jai ko. Kaya host ko eh. Ayun nga, as I was saying, sa season 2, magaan na ang kalooban ko kay Marge. Kumbaga, extended best friend ko na siya, hindi na lang si Jules. Kasi ako bilang kanang kamay ni Jules or ni Joros, best friend ang tawag ko sa kanya. Clingy na kaibigan si Tommy.
na pwede mo ang pagdudahan eh. Ano ba to? Kaibigan lang ba to? O ano? Lover. Secret lover pala. Sobrang, sobrang clingy. Kasi sa kanila na ako lumaki. Sa pamilya niya eh. Oh, kaya pag may dumating na bago, wala, baka mawala sa akin yung kaibigan ko. Pero dahil natanggap ko na sa season 1, sa season 2, mas kalmado na si Tommy at level up sa trabaho. Hindi ko nasasabihin kung ano yung magiging bago kong role sa trabaho kasi nag-level up. Hindi, di ba pinagalitan ka lang? Nang? O sige, re-reveal mo lang. Re-reveal ko na naman yun. Alam ba ka lang? Episode 5 pa yun eh. Alam ba ka lang? In fairness, ayan na, ganda yan. Yan yung mga, lalo na sa aming mga talagang nanonood, parang kahit na meron kaming mga pahint clue na naririnig, hindi pwedeng hindi namin siya panoorin kasi parang, ito yung scene na sinasabi nila dun sa interview. Yeah, tama. And fairness. Siya panoorin actually. Totoo, ang totoo yan.